Welcome to Upstream and this is Adobe Illustrator Tutorial. In this time, magbibigay po tayo ng tips o tricks dun sa mga gumagawa ng graphics inside Adobe Illustrator. Okay, yung tips na ito, yung tricks na ito ay yung new window. Ano? Dito yan siya makikita sa window, new window. Okay, new window inside Adobe Illustrator. Okay, saan ba ito ginagamit o paano ba ito gagamitin? Okay, so yung gagamitin po natin na graphics, ito po yun siya, sample na graphics. Hindihan po natin kay Google Image para dito sa ating tutorial. Okay, gawa muna tayo ng window. Okay, ito po yung ating graphics. Iduplicate natin yan using the new window. Okay, punta tayo dito sa window. New window. Ayan. Kung napapansin nyo, automatic gumawa si Illustrator ng panibagong version. Ano, kung titignan nyo po yung file name niya, 2.1, ika nga, ano, 2.2 version. Ano. So, ito na siya. Ano. Tapos, ang next step na gagawin natin, pagkatapos natin gumawa ng new window, punta tayo dito ulit sa window. Then arrange, gawin nating tile. Ayan. So dalawa siya ano. Kung titingnan po ninyo ano yung version 1, click po natin. Okay, ito po yung version 1. Pag ginalaw natin 'yan, ayan, sumusunod ano. Okay, so saan ba ito ginagamit? Okay, ang gagawin po natin ngayon, gagamitin natin si window 2 as a preview. Tapos detailed ano, edit natin in detail dito sa window 1. Okay, paano yung gagawin? Okay, punta tayo dito sa okay, click mo natin ano, kung nakikita niyo po yung mga points, yan po yung mga anchor points. So napaka-detalyado ng ating graphics ano. So makikita din sa kabila ano, nandiyan din yung kanyang guide ano about doon sa kanyang mga anchor points ano. So ang gagawin po muna natin, since preview lang itong window 2 natin, gagawin natin tanggalin natin yung mga guides niya diyan ano. Okay, simple lang yan. Okay, select muna natin 'to. Okay, pag naka-select na yan, punta tayo dito, click natin, i-active natin yung window 2 natin. Click natin yan. Then, press natin yung Control H. Yan. So, wala na siya, ano? Wala, hindi na nakikita yung kanyang mga guides. Ano? Pero dito, nakikita yung kanyang mga anchor points. Dito, wala, ano? So, gamitin natin to as preview. Okay. So, ang gagawin natin, punta tayo dito sa, ano? I-close up po natin. Okay. Yan. So, for example, i-edit natin to in detail. For example, may mga parts na gusto nating i-modify. Okay, kung titignan nyo pa, ano, subukan pa natin. Ano. So, naka-close up tayo dito sa window 1. Dito sa window 2, wala. Ano. Pero pag ginawa natin yung changes, for example, dito, takin natin to. Ayan, nakikita nyo, nagbago. Ano. So, na-update si window 2. Ano. So, dito natin nakikita yung preview. Ano. Kasi kapag ka window 1 lang ginagamit natin, for example, na-edit natin yan, na-edit natin ito, ang ginagawa pa natin ay control minus, zoom out para makita natin yung preview. Pero in this tips ano, in these tricks ano, nakikita kaagad natin yung preview using these two windows. Okay. So gandali lang yan ano. So pag nag-edit tayo, lalo pag detalyado yung graphics. Pag nag-edit tayo dito lang tayo sa window 1, then nakikita po natin yung preview sa window 2. The same thing ano pag nag-apply tayo ng color, for example yung color. Okay, apply tayo ng color ano. Okay. Labas muna natin sa layer, create tayo na yung layer para dun sa kanyang color, then layer 2, ibaba natin ng konti, ayan, para sa ibaba siya, no? Okay, for example, color natin to ng gray, so using this blob brush tool, ano, lagay tayo ng gray, so i-active natin layer 2, kasi dyan tayo maglalagay ng color para sa ilalim kaagad siya, ano, okay, then, for example, ang color natin ay gray. Oops, undo, control Z. Pa-select pala siya, no? Okay, gray. Then, layer. Active natin layer 2. Okay, apply tayo. Blob brush, ano? Ayan. Napapansin nyo po, ano? Nagka-color. Nagka-color tayo dito. Then, nag-update si window 2, ano? Para nakikita kagad natin yung preview. Kasi mahirap mag-color kapag ganito ka-layo, ano? Yung size ng ating document. Ganito laki ano. Kaya dito ano, i-close up natin in detail para makita natin ano, makita natin ng maayos. Okay? So makaka-color tayo ng maayos kapag naka-zoom in talaga siya ano, naka-close up ika nga. Okay? So ganoon ano. So anything na gagawin po natin dito sa ating document dito sa window 1, i-update niya sa window 2 as preview ano. Okay? So ganoon lang kadali ano. Yan. Apply tayo ng color, ayusin natin yung kanyang path, i-modify natin yung kanyang mga points, pwedeng-pwede yan, ano? Automatic i-update niya yung window 2. Okay, sa pag-save naman ito, syempre yung isi-save natin,
Okay, pwede ito o pwede rin ito. So, depende na sa atin ano. Okay, pwede ito, pwede ito. So, same lang yan. So, ang ginawa lang po natin ay gumamit lang tayo ng preview para hindi tayo mahirapan pag nag-edit ng graphics inside Adobe Illustrator. Okay, so thank you for watching. Sana po nakatulong po sa inyo yung tips na ito. And please subscribe, like, and share doon sa ating channel, Appstrain. Marami pong salamat.